Noong mga nakaraang testing po natin, marami tayong naging problema. Yung iba, hindi ko na naisama sa video. Kalimitan po nagiging problema ko yung kupling niya. Lagi siyang nahuhugot. Ayan, dito. Lagi na lang ako naninisid ng LC at saka ehe. Hindi po natatanggal yung LC. Itong ehe natatanggal. Kaya ang ginawa ko, nag-modified na ako. Yung kupling ko, nagpabricate na ako. Pinalaki ko yung kanyang set screw. M5 yung kanyang hantap kong ginamit. Tapos yung lock, nilagyan ko kung sakaling bibigay pa ito para maiwasan ko yung manisid na hindi siya malaglag. Nilagyan ko na rin siya ng lock. Ito, pares lang yung kanyang set screw. Kung gagawa kayo nito, pilitin ninyong sa lead machine dahil kung gagawa kayo ng manumano, mawawala po sa balance yung inyong makina. Kaya pilitin ninyong sa turno ninyo gawin. Yan, sa lead machine. Yan. Ito medyo bumigat kaso para sa akin yung LC ko naman ay mataas, maangat. Ito para sa akin magdadagdag pa ito ng karagdagang bigat yung tawag dito. Ito yung tinatawag na counterweight yan. Pag sumalay na siya dahil mabigat siya, lalakas pa yung kanyang torque yan. Gagawin natin ay endurance testing. Itetest natin siya ng hanggang sa walang tigil, hanggang sa malobat. Ganyan po ating gagawin. Dahil po, paglaban naman po, eh, hindi na pwede po yung patigil-tigil kayo. Di, matatalo kayo. Kahit pa anong bilis ninyo, kung lagi kayo nagkakaproblema, hindi rin kayo mananalo. Kaya ang gagawin natin, yung endurance test. Yung hanggang sa malobat ang battery. Yan. Dahil kailangan po natin yun, ma-eliminate yung mga nagiging problema natin. Yun ang ating gagawin. Sana may mapulot kayo. Tayo na po sa dagat. Ayan. Mga bago lang po sa channel ko, subscribe na lang po kayo at like and share na rin at pakipindot na rin po yung notification button pa. So, susubukan natin yung battery natin na 2200 mAh kung gano'n ang itatagal niya. At pati na rin po yung mga modification natin ginawa kung talagang ultra at hindi na tayo magkakaproblema. Ito na po, ayun na tayo. Hindi po perfect na plat na plat yung ating dagat, may alon talaga. Kaso kailangan nating subukan sa maalon yung ating bangka. Hindi naman lahat ng pagkakataon pag may laban, kalmang kalma yung dagat. Kaya kailangan alam nyo yung weakness ng inyong bangka. Katulad dito, may alon yan. Kailangan nating ihataw. Di, galingan na lang po ninyo yung paghawak ng kontrol para makasurvive tayo. At ang maipayo ko, lagi po kayo mag-practice para magamit ninyo ang inyong bangka. Bullet trip pala pinas.
Shout out po kay Jerry Silang. Marami pang nag-a-idol sa dito nung panahong ikaw ay nasakit pa sa bangka. Ayan. Ngayon po ay ang alam po hindi na siya nasakit ng bangka. At RC boat na rin yung kanyang libangan ngayon. Meron din po siyang speed boat at saka gartong yung palikpikan, yung mini bangkarera. Sana sa araw makakalaro natin siya pag maganda na ang panahon, wala ng pandemic. Yan po yung itinagal ang ating 2,200 mAh sa battery. Wala naman po tayong na-encounter na problema maliban lang sa pagsimplang, pero normal po yun. Sana po may natutunan kayo. Sado po yung kanyang endurance testing. Wala po tayong naging problema maliban sa pagtaog. Yun po, ubos po ang battery niyan. Marami pong salamat, sana po may natutunan kayo. Ingat po kayo. Anong ilang minutes na ga? Ilang minutes din siya?